Okay, again, we have question from Engineer Joseph Edwin G. Elvena. Here is his question. Diba po 6 to 9 times yung inrush current ng motor? Di po ba magti-trip ang breaker kung ang multiplier po sa inverse time breaker ay 2.5? Okay, so maganda yung tanong mo na to, no? Okay. Actually, depende kasi sa minsan sa libro yan eh, no, minsan may 5 to 8 times. Meron ako nakitang isang libro 4 to 9 times. 4 to 9 times yung inrush current, no? What do we mean first by inrush current, no? But before that, this is your circuit breaker, this is your motor. Bati yung motor mo. Okay. So, ang circuit breaker natin, ang multiplier natin, 2.5 multiplied by the full load ampere. O, yan, di ba? So, saan ba galing yung full load ampere natin? Ito yung galing sa PEC. No? Let's say we have 1.5 horsepower, ilan ba yon? 10 amperes, no? Hindi ako nagkakamali, 10 amperes yon, yung 1.5 horsepower motor. No? Yun ang kanyang nasa PEC table, yung kanyang FLA, full load amperes, 2.5. Eh sir, sabi mo no, hindi kaya magti-trip 'yan kasi ang sabi nyo, ang ano, 'di ba po? Yan ang sabi mo ha, 6 to 9 times, no? Ewan ko lang kung saan mo nakuha 'tong data na 'to ha. Pero ako, yung nakita ko kasi, yung inrush current o starting current 5 to 8 times, no? Of full load ampere. May nakita rin akong libro 4 to 9 times. Hindi ako nagkakamali, nabasa ko rin to sa libro ni Rojas, sa RME reviewer niya. Ito sa isang electrical engineering book, ito nakuha. So, 5 to 8 times ng full load ampere, which is napakataas nga, ano? Samantalang 2.5 lang yung multiplier sa breaker. Okay, engineer, ganito ha. Please listen, everybody ha. So, ang graph po, let's say, ito ang gagawin kong kuryente. This is a unit of time. Okay? This is the time current curve of a motor. Sometimes known as the motor damage curve, no? Like this one. Ganyan po. No? Ibig kong sabihin, yung point na ito, ito po yung inrush current o yung starting current ng motor. Which is pinakamalaki, no? Kung halimbawa, kung meron kang 100 ampere, full load ampere, no? Ibig sabihin, kung 5 to 8 times, from 500 ampere to 800 ampere ang value nito. Tama, engineer, no? Okay, pakita mo siya, partner. 50-50 mo lang. Okay. So, kung makikita mo, no, hanggang 800 ampere tong inrush current na to, di ba? Okay? Hanggang 800, 500 to 800, more or less. Eh sir, ang multiplier mo, 2.5. Hindi kaya sir, kada ano mo, magti-trip. Nangyayari sa actual nga yun eh. Nangyayari sa actual yun. Mga ka doon. Di kaya magti-trip. Minsan, ganun eh. Pag in-start mo yung motor mo, nagti-trip yung breaker. May ganun eh. It happens. No? Ang tawag namin doon, hindi siya coordinated. They are not coordinated. Kino-coordinate kasi yung motor time current curve o damage curve doon sa breaker time current curve. Ang mga devices o protection, meron din silang kanya-kanyang TCC o yung tinatawag na time current curve. No? Time current curve. Time current curve. Medyo maano lang, medyo madugo lang ito paliwanag, no? Kasi ito natutunan ko sa ano eh, sa training na inatinan ko, no?
protective relaying training yon. No? I attended more than 100 hours protective power system protective relaying. Ito'y natutunan ko. No? Okay, sa isang training center. No? Okay. So, ito po. No? Ito po yan. Okay. Time current curve. So, ito po sa motor yan. Motor. More or less, ganyan yung time current curve ng motor mo. Kasi mula, makita mo, bulusok agad yung kuryente. No? Ito yung full load ampere. Itong value na to. Kung 100 ampere yan, ito yung 100 ampere. No? 100 ampere. Saan ba nakabase yung circuit breaker size? Sa inrush o sa full load ampere? Engineer, tingnan mo yung formula para makita niya. Sige, para interactive tayo. Saan nakabase ang pagsasize na circuit breaker? Sa inrush current ba o sa full load ampere? Full load, sir. Full load. Yun. Okay, tama. Ito, starting current. E asan ba ang full load ampere? Ito yun, oh. Ayan. So, ito yung FLA. Halimbawa, ako ang FLA mo, 100 amps. O, yan ang basihan mo, hindi yung 800. Imumultiply mo lang ng 2.5. Ganito yan, engineer. No? Ito, ito yan. Merong breaker time current curve. Something like this. Ito sa motor. Ito, TCC curve ng circuit breaker. Makinig ha, medyo ano na to, power system engineering na to. Hindi na to pang RNE. No? Pang power system engineer na po ito. No? Higher learning na po ito ng electrical engineering. So, ito po, no? Sabagay, kung ikaw ay electrician, tapos attend ka ng attend dito, ba para ka na rin engineer. No? Baka meron ka pang alam na hindi alam ng ibang engineer. No? Okay. So, eto circuit breaker mo. Nakita mo to, engineer? Paki-close up po, partner. Ha? Dapat ito, nakita mo to, ha? Nakita nyo to, ha? Dapat lampas siya dyan, lampas. O, tingnan natin itong portion na to. I-simplify lang natin, mahirap unawain sa mga power system book to, eh. Una-una, English eh. Ha? I-simplify lang natin para sa inyo. Kami na po mahirapan. Ako na mag-aaral para sa inyo. O, ito. Ito yan. O. Yan. Pwede naman tayong pamalian ng ating mga kawerpang design engineer, no? Pwede po. Wala pong problema, no? We stand corrected. Kung tingin nyo, may mali kaming tinuturo dito. Di naman tayo perfecto. No? Pagdating sa electrical engineering, kaya nga tayo naka-Facebook Live, no? Di kami nahihiyang ipaalam kung ano man ang alam namin, no? Maring hindi 100%, alam namin, no? So, kaya you can put your comment below. Okay? So, pero as far as I know, ito yung alam ko. Okay? Ito po yung alam ko. So, yung 2.5 times the full load ampere, no? Especially kung may nakikinig sa ating PEE pa, no? Lalo kung design engineer pa ang PEE. Pwede naman po tayong ano, no? Pamalian, no? Kahit sino, no? Kung tingin nyo, may mali po kaming naise-share, pwede po. So, kasi partner, no? Di pa tayo sikat, may mga bashers na tayo, eh. Alam nyo po, binabash na po kami, mga kawerpa, no? Hindi po lahat naniniwala sa amin. Tataka naman ako, no? Sana gumawa na lang siya ng sarili niyang channel, no? Partner, para wala na lang pakialaman, di ba? So, nababas na rin po kami, mga kawerpa. Ano ba ibig sabihin pagka ganon, partner? Ano ba ibig sabihin? Sabi ng kaibigan ko, eh, sumisikat ka na kasi. No? So, ito po yan, mga kawerpa, no? So, ang basihan po ng circuit breaker size, no? 2.5 times the full load ampere. Ito po yun. More or less. Na? Ito yun. Lampas siya doon.
Pero, ang breaker, itong TCC curve niya. Papansin mo, sobra siya doon. Hindi ko na po ina-expect na maintindihan to ng electrician. Ha? Hindi naman po sa minimenos ko ang ating mga electrician o mga non-engineer. Hindi po. Ah, kasi ito, higher learning, kahit nga engineer. Ako, nahirapan ako dito eh, nung umattend ako ng training. Eh. No? Nung naging practitioner ako, dun ko lang mas naintindihan to. No? Nung pinag-aaralan ko to, hindi ko mag-gets kaagad. Eh, no? Pero ganito lang pala yun. Yun ang ano ko, no? Naging ano ko dito. Oh, ibig sabihin, eto po yan. Yan. Eto, kung mapapansin mo, kung ire-reflect mo to, kasi ito, unit of time to, di ba? Eto, kuryente. Sa pagkakataon na to, unit of time to, dapat lalagpas ka doon. Ibig sabihin, di ka magtitrip. Bakit may mga breaker nagtitrip? Yan, doon tayo mag-usap. Kasi natanong na rin sa akin yun eh, bakit sir, pagka nag-on kami ng switch namin, yung breaker namin, nagtitrip. Pag pinindot namin yung push button ng motor, nagtitrip yung breaker. Kasi po, hindi coordinated. This is how you coordinate properly. No? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, baka yung breaker mo, andito lang ang coordination mo. Pak! Ayun. Nakita ninyo, hindi ka lumagpas doon sa inrush current. Paki-close up mo, partner. Hindi ko alam kung naintindihan nila ako. No, mas masarap to kung face-to-face eh. Ah, ito ha. Di ba, at least, di ba? Tape tayo lahat. Oh. Tingin ba, mga ka-wear pa ha? Oh. Tingin. Naalala ko, ang worth nito, ano eh. Ah, yung pangalawa kasi, nakalibre na ako eh. Yung una, nagbayad ako noon. 4,000 plus yata. Yung pangalawa, ba, nilibre na ako. No? Dalawang module kasi ito eh. So, ito ha, mga kawerpa. Oh, sobra ka. Sumobra yung inrush current dito. Eh, andito lang yung breaker mo. Magtitrip talaga. Dapat yung breaker mo, sobra ka. Andito, ito yung tama. Ito yung proper. Ito, improper. No? Okay, Engineer Joed. Magtitrip talaga. No? With due respect, Engineer Joed, no? Yung totoo lang, ha? Yung totoo. Pero wag mo nang banggitin pangalan ng school mo, ha? Although alam ko kung saan ka graduate. So, ito ba na-share sa inyo nung college ka? Yung college days mo, na-share to sa inyo? To be honest, sana makapag-ano ka, unmute ka. Sir, narinig ko, sir. Ha? Sir, nabanggit naman po yung ganyan, sir. Oo. Nabanggit po tapos parang yun, parang bahala na kami kung kakapain namin o hindi. Tapos ang sinabi lang po sa amin, may instances daw na parang kahit tama yung breaker size mo, yung kinumpit mo yung 2.5, magtitrip daw sa actual testing daw po. Hmm. I mean, yung pagpapaliwanag ko na nagegets mo ba? Opo, sir, gets pa gets. Ganito rin ba how they discuss with you when you were a student? Ganito din yung professor mo? Tawag dito. The way he explains the topic, this portion. Opo, mas maliwanag po yung dito. Ano? Pakiulit. Explain po dito ngayon, sir. Okay. Sige, mas maliwanag po dito, sir. Okay. Sige, salamat, no? Iipayata yung professor niya kasi alam ko may mga PE doon sa kanyang eskwelahan. Eh. Pero syempre, ito po kasi talaga, no? Actually, tinuruan lang rin ako dito. No? PE din yung nagturo sa akin. No? Shout out, no? Natin, si Engineer Benigno Jimenez. No? Lodi natin yan sa field ng electrical engineering. Kahit di ako naririnig ni Sir Benigno Jimenez, no, yan po ang aking idol sa field ng electrical engineering, no. So, tatay nila Vince, saka ni Benedict Jimenez, no. Mga PEE, pati anak, PEE din, no. No, tatay, PEE, top 1, no. Top 1, no. This is how I perceive his teachings, no, to us.
that I am sharing it with you, no? Kasi more than 70 years old, oh, 80 na yata. More than 70 years old ang alam ko kay Sir Jimenez. Dan, hanggang ngayon, meron akong mga files sa kanya, eh, no? Nagpaalam ako sa kanya. Hindi ko na iyan sabihin. Naka-Facebook Live tayo. Sabi ko, Sir, baka pwede pong ano, magamit ko rin yung ni-lecture nyo sa amin. Kasi alam niya, I am a professor. No? Alam niya, nagtuturo ako sa UE Caloocan. No? No problem. Reggie, you share it. No? Hindi ba siya madamot na, hindi, wag, sa akin lang yan. Kung may kakalat. No? Hindi siya ganun. No? Kaya sineshare ko rin po sa inyo. No? Kumbaga, eh, ano, pay it forward. No? Gumawa ka rin ng mabuti. No? Nakuha mo, di ba? Nakadanas ka ng paggawa ng mabuti ng iba, pay it forward. No? Gawin mo rin sa iba. Yun po ang aming ginagawa. No? Okay? Although ito, tinanggap ko to na may bayad. Eh. No? Ibibigay ko sa inyo ng walang bayad. Ano po, mga kawerta? Ah, hindi pala. Yung module 2 kasi to, hindi, baka maano ako ha. Yung first module lang yata yung nagbayad ako. Kasama ko pa si Engineer Karagatan doon ng training. No? Pero yung pangalawang module, nilibre na kami ni Sir Jimenez. No? Ang pangalan po ng kanyang training center ay Asian Power System Training Center. No? Pero ngayon yata, nag-iba na eh. Delta Power na yata. Tingnan nyo na lang po, CPD provider po sila. Wala po akong commission dyan, ha? Kung gusto nyo pa ng higher learning sa field ng power system engineering, no? Punta po kayo sa Delta Power Engineering, no? Hanggang ngayon po, nagtuturo-turo po si Sir Benigno Jimenez, no? And I owe him a lot in terms of my electrical engineering know-how, no? Knowledge, I mean. So, basta, no? Huwag kang pupunta dito na mag-i-intersect dito. Dapat lampas ka lagi. Lampas. Kino-coordinate yan. No? Mahirap lang po paliwanag. May software to sa ETAP eh. Software po ito eh. Actually, dalawa na experience kong software sa power system. Isang ETAP, isang EDSA. No? Yung EDSA, dyan yon, yung dating Highway 54. Hindi, joke lang. Ano yon? No? Ano yung EDSA? Electrical Design and Simulation Analysis. No? Yung isa, ETAP. Malimutan ko meaning ng ETAP eh. Basta ETAP ang tawag nila. Sikat naman po ang ETAP. No? Sa mga school, bumibili na po sila niyang mga software na yan. Eh, no? For protection coordination, for short circuit calculations. No? Mahal po lang yan, no? Yung mga software na yan. Kaya wala tayong ganyan. No? Daan libo po ang halaga niya, no? May mga software na nagkakahalaga ng kalahating milyon, no? Software pa lang po 'yan, ha. Computer software pa lang 'yan. So, doon po 'yang kino-coordinate yung mga protection, mga relay mo, overload relay mo, no? Doon mo makikita yung actual size talaga kung gusto mo ng napaka-accurate na pagsasize ng mga protection mo. No, not only breaker, fuses, overload relay, but also yung mga protective relay na yan. No? Nagkaroon ako ng more than 100 hours training yan. No? Limot ko na yung marami. Kailangan mag-review-review pa. Pero nasa akin pa ang notebook ko niyan at mga files. No? At awa naman ng Diyos ay na-share natin ng libre. Pero actually, binayaran namin yun eh. Nagbayad kami. Pero yung pangalawang module, alam ko, na ilibre na kami ni Sir. Ay, hindi yata. Yung una yata ang nailibre kami. Kasi nayaya ako yung mga estudyante ko sa UE. Isa doon sa nayaya ko, si Engineer. Kung nanonood ka man, no? Engineer Ben Seaman Benegreg. Alam yan ni Engineer Benegreg. Isang PEE na ngayon. No? Hiro mo, estudyante ko, PEE na. 33 years old lang nga tayo, napakabata, no? So, isa siyang electrical designer, senior designer ng Meinhardt Philippines, no? Kasama ni Sir Jake sa Meinhardt Philippines, no? Estudyante ko yun, si Engineer Benegreg Seaman. Yan, no? He was my former student, no? Isa siya sa nadala ko nun kay Sir Ben. Tawag namin Sir Ben, eh. Ben, eh. Benigno, Sir Jimenez. Marami akong nadala doon. Eh. Mahigit 20 yatang estudyante ko nag-enroll sa kanya.
Niyaya ko lang. Gusto nyo, punta kayo doon, marami kayong matutunan. Nagbayad sila. Nilibre naman ako. Natuwa naman ako, natural. Libre. Yung pangalawang module, yan, nagbayad na po kami. Sagot na po nung aming eskwelahan bilang faculty development fund. No? So, basta po ha, tandaan nyo, kung ito ang motor damage curve, lalampasan mo dapat. Hindi siya dapat intersecting. No? Lalo naman, hindi naman dapat nandi dito. Eh, talagang hindi na uubra. Sa full load pa lang, sa running condition pa lang, trip na breaker mo. No? Di po ganun. Kino-coordinate po yan. No? Yung mga protections natin. No? Yun ang aking masasabi. Okay? Yung 2.5 kasi, nakabase sa full load ampere, hindi sa inrush current. No? Based din naman sa PEC yan. Ano? Engineer. Okay. Alam ko, medyo malalalim na nga yung tanong ni engineer dito. Eh. Kasi nga, engineer na siya. No? Okay? So that's my answer to your question, Engineer Joel. Thank you.